Welcome to South Korea! Guys, welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, samahan niyo ako at pupunta tayo sa Seoul, South Korea. I'm super excited guys sa trip na to dahil alam niyo naman kung gaano kahirap yung pinagdaanan natin para lang makakuha ng visa dito. And sa wakas guys, ito na, na-schedule na natin. Sabi ko nga sa previous Fukuoka vlog natin, di ba? Isaiah 60:22, when the time is right, the Lord will make it happen. So sabi ni Lord, sige, puntahan mo na yung South Korea ngayon din. So ayun guys, samahan niyo ako. At finally, we're going to explore Seoul, South Korea. So, it's currently 10:20 ng gabi dito sa NEA Terminal 3. And we're flying via Cebu Pacific. Ang flight natin guys is at 1:50 AM pa. So, maaga pa no? More or less 4 hours before the flight, nandito na tayo sa NEA. Nagpahatid ako kay brother-in-law. Nakita niyo si Tokyo kanina, di ba? Umalis na siya. So, tara, pasok tayo guys and samahan niyo ako sa trip na ito. Alam kong excited kayo dito guys kasi ang daming nagko-comment ganyan na puntahan naman natin yung South Korea, yung Seoul. So, eto na. Let's go, pasok na tayo. Okay guys, nakapasok na tayo. Grabe, walang katao-tao dito sa airport. Ang sarap mag-check-in. So, tara na, mag-check-in na tayo. Nakapila na ako guys. Yung pinakita ko kaninang walang pila, domestic pa rin. Dito sa international, ang haba ng pila guys. Pero okay lang yan, maaga naman tayo, di ba? Kaya nga tayo pumunta lang at least 4 hours before the flight. Suot ko nga pala guys yung polo or yung button down na nabili natin sa GU sa Fukuoka. Ayan siya. So ito yung dala nating bag, syempre yung pangmalakasan nating maleta. Tsaka yung nabili nating hand carry bag. Ito siya guys. O di ba, yan siya sa loob. So at least hindi natatumbling yung laptop natin. Kasi yun naman ang goal, di ba? Yung makabili tayo ng bag na may form para hindi na siya tumambling. Anyway, ayan yung pilang pinipilahan natin. Check in ako guys. Mahaba yung pila pero mabilis naman. Ayun mo, kayang-kaya ko ng isang kamay lang yung maleta. Kasi magaan lang siya. Ito na lang ang matitira. Nakainis lang guys kasi yung flight natin nakalahan, nagdikit sila ng sticker. Yan, yung color yellow na yan. Yung tinanggal ko, kumapit siya. So, hindi siya matanggal. Kaya na-stress ako. Buti na lang nasa likod siya. Kasi diba, pinampipicture pa naman natin tong maleta natin. So, sa harap, malinis pa naman. Yan. Ang OC eh, no? Ang bilis naman ng proseso guys dito sa Cebu Pacific. In fairness. Ngayon, let's head to immigration na. Nag-fill out na ako ng e-travel guys para in case nahanapin doon eh ready na tayo. Sa bahay pa lang nag-fill out na ako para wala na tayong asikasuhin pa dito, di ba? And dire-diretso na lang yung process natin. Let's go. Okay, immigration na tayo guys. Wala naman masyadong tao. Yan o. Let's go. Okay guys, so tapos na tayo sa immigration. Alam nyo ba, ang daming tinanong sa akin ng immigration officer guys. Alam nyo yung parang first time ko ulit mag-travel. Ganun, napag-abot ko ng passport ko, tinanong kung ano daw gagawin ko sa South Korea. Ilang araw ako mag-stay, like simula today hanggang kailan. Sabi ko Monday, anong date daw. Tapos tinanong kung saan ako nag-work, ilang taon na ako sa company. Ganun, levels ng tanungan. Tapos hiningan pa niya ako ng hotel reservation number or hotel booking. So, yun naman lahat ay nasagot ko naman and meron naman ako kasi wala naman ako ibang gagawin sa Korea guys and magtutour lang talaga. So, yun lang. Nagulat lang ako na ganun karami yung questions niya sa akin. Siguro in-expect ko na kaunti na lang kasi yung mga previous travels natin halos wala na, diba? Pero I guess, ganun talaga. Ginagawa lang naman nila yung work nila.
lang. So, yun lang. Share ko lang. Nandito na tayo sa Blue Smith as usual. Pero iba yung order ko, guys. Hot chocolate naman tayo. Para hindi naman masyadong caffeine, di ba? After nyan, tiyan natin kung makaka-takeout tayo sa Kenny Rogers. Bauhin natin sa plate. Kasi parang hindi ako nag-avail ng food. Or hindi ko maalala. Later na lang, guys. Ano, alas sa 11:30. 1:50 pa ang flight natin. So, matagal-tagal pa. By the way, may isi-share pala ako sa inyo, guys, na nakakalokang details. Alam nyo ba, originally kasi ang flight ko ay August 19, Saturday. Pero, kinancel ko siya, guys, kasi nagkaroon ng family emergency. Kung pinafollow nyo ako sa Instagram and sa Facebook, nagpo-post ako dun kung ano yung nangyari. Anyway, so nilibook ko siya. Nagbayad ako ng rebooking fee na 2,000 pesos. Nagulat ako, guys, na wala yung binili kong seat. So, yung first initial booking ko, bumili ako ng seat na 1A. Kasi gusto ko sana doon sa pinakaharap umupo. So, yun yung kinuha ko. Nakalagay sa itinerary ko, eh, 1A yung seat, eh. Tapos, nitong nag-rebook na ako, ang sistema kasi, nung naglalibook na ako, guys, sinisingil pa rin ako ng travel tax ng Cebu Pacific doon sa website nila. E, nakapagbayad na ako initially. So, nag-chat ako sa chatbot ba nila yun. Tapos, nag-request ako ng chat assistance sa agent. Then, in-assist naman ako ng agent, nirebook ng agent. Tapos, nagbayad na ako ng rebooking fee na 2,000 pesos para hindi na ako ma-charge doon sa another travel tax. Pero, guys, yung seat na nakuha ko initially, nawala. So, yung 1A seat, hindi na sa akin. Ang naging seat ko ngayon ay 12B. Nakakaloka lang na nawala yung seat ko. Ibinayaran ko yun, guys. So, pag ganun ba, although hindi ko alam, baka mamaya kapag nag-rebook ka kasi, talagang automatic na mawawala na pati yung nirebook mong seat and hindi siya refundable. Baka ganun. Kasi first time ko na mag-rebook na may kinuha kong initial seat, assignment. Ayun. Share ko lang naman. Okay, nandito na tayo sa final boarding gate natin and nag-start na ng boarding, guys. Incheon. Ayan, natatawag na sila. And nandito na tayo sa boarding gate area ng International Departures, guys. Nakita nyo, walang katao-tao. This is not our actual boarding gate. Umupo lang ako dito sa isang gate na walang tao kasi nga nahiya akong mag-vlog kapag panami ng tao, di ba? Kaya naghanap ako ng space para, ayan, makapag-vlog naman tayo. Ako lang ang tao dito. So, kung nag-takeout ako, guys, ng Kenny Rogers, ayan yung plastic na yan para may food tayo sa plane. And then, ito yung inumin natin from Blue Smith. So, mga isang oras pa tayo maghihintay dito. And since we're back with another travel vlog, pag-usapan naman natin, guys, ang travel insurance. Alam nyo naman na Safety Wing ang palagi kong kinukuha ang travel insurance kasi sobrang reliable niya, sobrang convenient mag-book, and easy to use. And now, they are launching Nomad Health. So, Nomad Health is a global health insurance. So, perfect ito, guys, para sa mga nagwo-work remotely, mga freelancers, and digital nomads. Sobrang easy to use niya, guys. Alam nyo ba, kailangan nyo lang mag-apply, use your coverage, and get reimbursed. And alam nyo, guys, it offers worldwide coverage. You're covered sa 175 plus countries, including full coverage sa home country mo. And then, choose any doctor. It's fast and easy claim, and they have 24/7 support worldwide. O, diba, yun naman ang importante, guys. Kasi, syempre, insurance yan. So, kapag kailanganin mo siya, napaka-important na may 24/7 support. Kasi, hindi mo alam or hindi natin alam kung kailan natin siya kakailanganin. So, isi-share ko sa screen, guys, yung plan options para makita niyo yung further details. And, ito naman yung screenshot ng more benefits. And last but not the least, ito yung comparison, guys, ng Nomad Insurance and Nomad Health. So, kung interested kayong kumuha ng Nomad Health and for more details, click nyo lang yung link sa description box and sa comment section below. So, that's it, guys, for the Safety Wing Nomad Health. So, ngayon, maghihintay na lang tayo ng flight natin. Kakainin ko pala yung patty. So, aside from the Kenny Rogers, umorder din ako ng Jamaican patty para may snack tayo, guys. Hi guys! Ayan, na-meet ko sila. Okay, board na tayo, guys. Ayan. Wala nang katao-tao. Ako na lang. 1:30 na ng umaga. Let's go and board the plane. Yun na yata yung plane natin, guys. So, let's go! Okay, nasa plane na ako, guys. Naalala ko na naman yung seat na binili ko na hindi ko na-avail. Sayang na yung 500 pesos ko, guys. Sa susunod, ayoko na mag-avail. Anyway, yun lang. Update ko na lang kayo ulit mamaya. Okay guys, it's 7 a.m. now dito sa Korea, pero 6 a.m. sa atin. And we're finally here sa Incheon International Airport. Welcome to Korea! Yan na yung plane na sinakyan natin, guys. So, nag-fill out tayo dito ng health declaration form. And
Ngayon, diretso na tayo dito. Ayan, dito yata i-check yung health declaration form. You know, may counter doon. Guys, first of Pasay team, si Park Sojourn. Diba? Siya ang unang nagpakita sa atin. Anyway, diretso na tayo sa arrivals. Ayan na guys, Incheon Airport. Ah, sasakay pa pala tayo ng train. Going to passport control and immigration. Kala ko immigration na to. Train pa pala siya. Ayan na, sakay na tayo ng train to Terminal 1. Okay, dito na tayo sa Terminal 1, guys. Akit tayo sa taas. Ayan yung train na sinakyan natin. Yay! We made it, guys! Ayan na, Incheon Airport. Di ba ang iconic na picture nito? Kasi walang magpipicture sa atin. Ayan na. Nakapag-picture naman ako ng maayos dun, guys. And nakapag-fill out na tayo ng arrival card. So, dito na tayo sa passport control. Ayan na ang passport control, guys. Let's go! Okay, lusot na tayo sa immigration, guys. Ang cute, oh. Meron silang baggage claim guide. So, nakalagay kung anong baggage belt yung pupuntahan mo para sa bagahe. Tara na, baba na tayo. Ayan, nakalabas na tayo, guys. Dito sa arrivals area ng Incheon Airport. Ngayon, hanapin natin yung pagpipickupin natin ng pocket wifi. Dito lang siya sa exit E, 10 to 11 daw. So napansin ko dito sa Incheon Airport, ang daming mga halaman, no? Nice to see you! Tapos Krispy Kreme. Ayan yung E, eh. So hanapin natin yung counter. Okay, dito na yata guys, kasi ito na yung E. Tapos, ayan o, may mga eSIM Wi-Fi. So check natin. Okay, dito guys, Wi-Fi rental tayo. From Katie. Nakuha ko na yung pocket wifi natin, guys. Ayan. Na-set up ko na rin siya. Madali lang kasi nakalagay naman yung user ID and password sa likod. Dito ko nakuha. Ayan. Sa wifi rental Katie. And nabook ko ito, guys. Sa Klook. Around 800 pesos siya for 6 days. Ang mura, diba? Kaya isipin mo kung bibili ka ng SIM card or wifi. Parang mas okay na mag-wifi ka na lang kasi makakakonnect ka pa sa up to 3 devices yata. So kung gusto niyo rin mag-book, guys, via Klook, meron tayong discount code. Just use my code JM Bankisho to get 5% discount and gamitin nyo yung link sa description box and sa comment section. Guys, nakita ko lang on sa arrivals area, meron silang parang board. Welcome to Korea. So kung may susunduin ka, pwede kumuha dito. Tapos may marker. Galing, no? Okay guys, tapos na tayo mag-picture pang Instagram upload natin. Ngayon, ang next natin gagawin is sasakay na tayo ng train. Airport Express train siya going to Seoul Station. Pero bago pa na tayo sumakay, maghanap muna tayo ng ATM. Mag-withdraw muna tayo guys. Magtanong tayo guys sa information kung saan may ATM. Hello? I'm looking for an ATM. It's exit number 9. Thank you! Hindi ba ganun lang kabilis guys? Exit number 9 daw. Eh nasa 10 na tayo so kabila lang. Bilis lang! Exit number 9. I guess this is the exit number 9. Am I right? Ah, ito. Okay. Ayan o. Woolly Bank. Ito ay mag-withdraw. Yung ATM guys. Ang social naman. Sige. Withdraw tayo. Card. English. Cash advance withdrawal. Ang i-withdraw natin ay 600,000. Ah, maximum 300,000. Okay. Enter. Okay. Ito guys, access fee ay 361. Ang winidraw ko ay 600,000. Alright, so successful tayo guys dito sa Woolly Bank. Nakapag-withdraw na tayo ng Korean won natin. Although ang daming papel na lumabas, parang puro barya yung na-withdraw ko. Kasi dito guys, kapag mag-withdraw ka, isa-select mo yung notes. So for example, mag-withdraw ka ng 500,000 Korean won. Isa-select mo ilan dun yung 10, ilan dun yung 100, ilan dun yung 500, ganun. Dun ako nalito. Kaya na-select ko yung 10. Ang daming lumabas tuloy na 10,000 Korean won, puro barya. Tapos konti lang yung 50,000.
yan. Anyway, okay na yan. So, ang total ng winidraw ko, guys, ay 500,000 Korean won. Pag kinonvert yun sa peso, parang nasa around 20,000 pesos. 600 sana winidrawin ko para around 25. Kaso, exceeds the limit daw. So, nag 500,000 na lang ako. Tinanggap naman, may konting kaba, guys, kasi nga nag-exceed ng limit. Kinabahan ako, baka hindi ako makapag-withdraw. Pero yun, okay naman. Nakapag-withdraw naman tayo. So, next natin ay punta na tayo sa Airport Express. Sakay na tayo to Seoul Station. Pero parang gusto kong dumaan ng nice to see you. Build tayo ng something. Ayan, guys. Ay, no courier. So, hanggang dito lang sa labas. Wala, ang daming ano, guys. May sausage na sikat sa mga K-drama. Ayan, oh. Okay. Ito yung bibiling ko, guys. Banana milk. Diba? Oh. Okay, guys. Kabili tayo ng banana milk for 1,700 won. So, excited. First time kumakatikim nung ganito. Nakatikim ako sa atin, guys. Pero yung mga nakakarton na Bing Ray ba yun? Pero itong authentic na banana milk. Kung ang first order of business natin sa Japan is yung Pale Cool, ito naman ang first order of business natin dito, guys. Banana milk. Okay, time to try. Ngayon. Masarap, guys. Although, lasa din siya nung natitikman natin sa Pinas, yung Bing Ray, ganun. So, milk siya na banana. So, imagine ninyo para siyang banana milkshake, ganun. Ito na, guys, as I usually do. Kapag nakalabas na ng airport, usually pinapasok ko na yung hand carry dito. Para kapag nag-commute tayo sa labas, madali lang kasi isang hilaan lang tayo ng maleta. Pero syempre, pag pauwi, hindi na natin magagawa to kasi baka mas marami ng laman to. I guess dito yung pababa, guys. So, ayan. Airport Railroad. Ito na yung sa labas nung arrivals. Medyo umaambon-ambon sa labas, no? Sige, baba tayo. Ayan, dito tayo. Way to Erex Train or Airport Express Train. Grabe, nakaka-excite, guys. Kasi nga, first time ko dito, di ba? And hindi talaga biro ang pinagdaanan. Makapunta nandito. So, ayan. Let's savor every moment here. Wow, ang cool naman dito. Ayan, ang ganda, no? Dito daw yung papunta ng Airport Express. KFC! Oh, may coffee, ah. Pero hindi naman na tayo magkakape kasi nag-milk na tayo, di ba? Later na lang. Guys, ang bilis lang. Ayan o. Diyan tayo mag-exchange nung voucher natin. So, nabook ko pala ito, guys, sa Clock Up din. Around 300 plus pesos, guys. And kapag nakuha nyo yung voucher, i-exchange nyo lang yung physical ticket dito. Napakabilis lang, guys. Pipiliin nyo lang yung voucher. Tapos, i-scan nyo lang yung QR code dito. Makukuha nyo na yung ticket nyo. So, ito na yung ticket natin. It's 8:45. And ang susunod na alas ay 9:28. Parang ang tagal pa. No? Ano pa? Mga 40 minutes pa, ganun. Tagal pa natin maghihintay. Anyway, okay lang yun. Kasi parang every 30 minutes yata yung biyahe. So, ayun, guys. Kung gusto nyo nyo rin mag-book ng Airport Express tickets via the Clock App, click nyo lang yung link sa description box and sa comment section below and use my code JMBADKISHO to get 5% discount. I guess pwede nang pumasok, guys. Yun, okay. Thank you. Erex Airport Express. Okay, so ito na pala ang platform niya, guys. Ayan o, to Seoul Station nakalagay. So, maghihintay na lang tayo. Ayan, platform 2. So, dito tayo. Okay, ito na, guys, ang sasakyan natin. Ayan, Erex Airport Express. Apparently, meron pa lang car number. Ayan, oh. 5A yung seat natin. Ito siya sa loob. Meron namang i-instruction kung paano ka pupunta sa line 1 and line 4 from Seoul Station. You can also use the fire extinguishers provided in each car to... Okay, guys, I made it to Seoul Station ng Airport Express. Ang cute na tayo. Kinaisinakyan natin trend, guys.
parang mga nasa 30 minutes din yung biyahe nung sabang tulog ko. Ngayon nakita tayo sa B3. Tapos lalabas daw tayo, hindi pa tayo ng Line 4. Tumyong daw. Guys, yun ang GS25. Okay, way out. Labas tayo dito. Standard ticket. Okay. Ayan, doon tayo. Ito pala guys, so merong transportation card or T-money card na tinatawag. So pwede kayong bumili nito. Ito yung kinokollect natin guys. Parang Hayaka Ken card ng Fukuoka, diba? So ayan siya, 4,000 yen. Merong mga 15,000 yen pero ubus na. So ayan, 4,000 yen. Korea Tour card or T-money card. After purchasing the card, recharge it at the card recharge machine before first use. Okay? Sige, bil tayo ng T-money card, guys. Insert bill. Ha? Bakit? Short of change? Ano ibig sabihin nun? Change pala. Okay, dito na lang muna tayo sa single journey, guys. Kasi hindi ako makabili ng T-money. I don't know, pero it's not working. Ayaw lumabas. Ayan. Okay. Ayan siya. Kano siya? 1,350. Tapos may deposit na 500. Natawa ko dun sa T-money. Hindi ko makuha. Nagpalit na ako ng money ha. 5,000 won na lang nilagay ko. Pero ayaw pa din lumabas. So, I guess it's not for me. Mamaya na lang tayo kumuha nun. Ito na ang ating single journey. Yan, dito tayo sa line 4. Yan, nakapasok na tayo. Nakakatawa. Una, ayaw tanggapin ng card. Pero nagpa-assist ako, tinanggap naman. Ang weird, ang dami nating mga something-something na nangyayari. Sige, kita tayo sa line 4. Yan, dito tayo. Ayan, cute naman pala dito. Ayan, may airbusan. OMG, stairs. We can do this. Okay, we made it. Grabe yung stairs, guys. So, ito na yung train station. Dito tayo, guys, 425. Ayan, no? Seoul Station, Myeongdong. Two stations away. Tulad din sa Japan, may mga vending machine din sa mga train stations, guys. O, diba? Yan, ito ang Seoul Station ng Line 4. Yan yung train na sasakyan natin. Let's go. Myeongdong. Ito na ang Myeongdong Station. Yan yung train na sinakyan natin, guys. Habang nasa loob ako ng train, naiisip ko ito pala yung subway na sinasakyan ng mga pinapanood ko mga K-drama. Ingay ko pala. Biglang huwi na yung boses ko nung sumara yung train. Ang ganda naman ng Myeongdong Station, guys. O, oh, diba? Ito yung exit. Exit 10 tayo eh. Tignan natin. Usually, dito lang din naman ako nagbe-base, guys. Sa mga ganitong direction, no? Ayan, oh. Exit 10. So, tama. Dito tayo. Uy, si Pororo. Cute. Grabe ang haggard ko. Ang init. Oh, no. Akala ko ligtas na ako sa stairs. Hindi pala. Maghagdan tayo. Pwede bang... Ano na lang, telekinesis. Paliparin ko na lang doon. Kaso hindi, tara na, buhati na natin. Let's go! Kaya natin to, guys. Struggle is real, oh my God. The struggle of a solo traveler. Bigat, grabe. Magaan lang to kanina. Kaso pinasok ko na yung isang hand carry ko, di ba yung may lamang laptop. Kaya bumigat siya. Exit na tayo. Please redeem your deposit after getting off. O, diba? May ganun. Saan natin i-redeem? Doon yata. Dito pala natin i-redeem, guys. Sa deposit refund device. So, ipapasok lang. Tapos yun na. Ganun na kabilis. Galing na. OMG, stairs ulit.
sinusubok talaga tayo ng mga stairs dito, guys. Sige, let's go. Kaya natin yan. Yan, malapit na tayo. Tignan nyo yung langit, guys. Makulimlim. So, maulan today. Yay, we made it outside. Ito pala yung malaking Daiso, guys. Oh. Dito tayo. Dito malapit ang ating hotel. Check-in na muna tayo. Habang maulan-ulan pa. Ito na yung may Myeongdong Cathedral, guys. Oh. Tapos yung Myeongdong Street. Ito lang yung hotel natin. Ayan. Yung may kulay yellow. K-Stay Guest House. Myeongdong First. And kaharap lang pa niya yung 7-Eleven. Oh. Tingin nga muna tayo sa 7-Eleven. Ano kaya yung snacks ang bibili natin? Ito mga coffee. Ito, parang ang sarap naman na ito. Tapos ramen. Siyempre, ramyun, guys. When in Korea, kailangan kakain tayo ng ramyun. Ay, may rice pala. Ito hindi pala siya ramyun. Okay. Mali pala. So, ito pa yung mga drinks. Banana milk. Dami, no? Meron din silang mga onigiri. And, mga egg sandwich. Ating favorite. Ayan, no? Meron din silang kalpis dito, guys. Ay, hindi pala kalpis. Milkies. Ito ba yung version ng kalpis dito sa Korea? Ayan, milkies. New feeling of soda beverage. Kaso soda siya. Water na lang muna binili ko, guys. 1,100 won. Tara, naakit na tayo sa hotel natin. Ayan. Ayan, dito tayo. A guest house. Reception, third floor. Okay, may elevator naman. Na pala tayo na sa entrance ng dorm ng BTS. Char! Ganun yung feels. Anyway, sakay na tayo dito. That's me, agad na. Let's go! Ito na, guys. Kigas house. Mali pala. Fourth floor na pala itong inakyat ko. Yung reception pala ay nasa third floor. So, baka ba tayo? Yun, ito pala. Let's go. Ayan, mag-check-in na tayo sa ating room. Thank you, ate. Ayan, super bait ng Ate Rica, guys. Siyempre, Filipina hospitality, diba? So, ina, pasok na tayo sa ating room. So, ang ganda, ang cozy. Okay, we're here, guys. Sa ating room, again, ang pinagsistayan natin ay ang K-Stay Guest House Myeongdong First. Okay, guys, mag-room tour na tayo. Super simple lang nitong accommodation natin, guys. Okay naman, malinis and ang cozy. Pakita ko sa inyo. Ito yung pinto natin. Ayan, welcome to K-Stay Guest House. Tapos, wala siyang bintana, guys. So, guest house lang talaga siya. So, ayan yung kama natin. Nilinis na ni Ate Rica yan. Tapos, ito yung parang pinaka-hallway niya. Ang weird lang nung design, no? Kasi ito yung kama, tapos ito yung malawak na hallway. So, I guess dito tayo maglalatag ng maleta. Oh, at least may space tayo maglatag ng maleta. Tapos, may mga sabito ng damit. Tapos, may mini ref dito. Yung mga towels daw, everyday, pwede mong gamitin. Pwede kang magpalit. Maraming towels doon sa labas. Tapos, ayan yung mini ref nga. Meron tayong mirror dito. Ang cute. Tapos, ito yung bathroom. So, ayan, guys. Malinis naman, no? Oh. Ito na yung shower. Maliit nga lang siya, guys. But it's clean. Oh. Diba? Yung tiles nga lang niya mukhang luma na. Pero, okay na yan sa akin kasi malinis naman siya. Yan lang ang room natin, guys. Ganyan lang siya. Kasimple. Mamaya, ilatag na natin yung maleta natin doon para maayos yung mga gamit. Nag-rent na rin ako kay ate ng adapter. So, nagpapalent sila dito for 2,000 Korean won. Ganito pala yung saksakan dito sa Korea, guys. Bilog! Yan, o. Buti na lang, dala ko yung extension ko na nabili from Tokyo. Para tatlo na masasaksak natin sa isang adapter, diba? Okay, that's it, guys, for the room tour. Super liit lang nung room, no? Pero, for me, okay na siya. Kasi, napakalapit niya sa lahat, guys. Alam nyo, napakita ko kanina, diba? Ang lapit natin sa Myeongdong Station. As in, isang tumbling lang na sa train station ka na. Tapos, napakalapit nito sa Myeongdong Street talaga. Isang ganun mo lang.
pagkanan natin dyan, andyan na yung Myeongdong Cathedral. Tapos pag diretso ng konti, andyan na yung Myeongdong Shopping Street. So pinili ko talaga magstay sa Myeongdong, guys, kasi I feel na as a first timer, parang mas okay magstay sa Myeongdong as a first timer in Seoul. Pero sa susunod na mga punta natin, try naman natin magstay sa mga ibang lugar dito like Itaewon, Hongdae. Ayan, but for now, Myeongdong muna tayo, guys, kasi gusto kong ma-feel yung Myeongdong Street talaga, tas yung konting lakad lang gano'n. So ayun, nabuko pala ito, guys, sa Klook. Akala natin dati yung Klook is for activities lang, no? But hindi, meron na rin silang accommodation. So kung gusto nyo rin mag-book ng accommodation sa Klook, click nyo lang yung link sa description box below and use my code JMBankisyo to get 5% discount. So nabuko ito, guys, for around 3,500 pesos per night. I know medyo mahal siya, pero yung location kasi nito, guys, ang ganda. Paglabas mo, may 7-Eleven, pagkanan mo, Myeongdong Shopping Street agad, tapos paglakad mo lang ng konti is Myeongdong Train Station na. Kaya maganda yung location niya, guys, tapos malinis, kaya okay na okay. And ang bait ni Ate Rica, nag-early check-in pala ako, guys, nag-early check-in niya ako. May bayad nga parang 5,000 won per hour. So parang aabot yata ako ng 5 hours, pero discount niya, ang sinigil na lang niya sa akin is 10,000 won. Okay na daw yun. So yun lang, wala rin parang included na breakfast to, guys. As in yung 3,500 is for the accommodation lang. Pero meron silang free-flowing coffee, water, and drinks doon sa labas. Tapos yung mga towels nga, pwede naman daw i-replace everyday, kukuha lang doon. So yun lang, guys. Papahinga muna tayo, refresh. Freshen up muna, tapos lalabas tayo mamaya for lunch. Okay, guys, it's lunch time and nasa labas na tayo dahil nakain tayo ng lunch. Ang ganda ng neighborhood natin, guys. Myeongdong agad. By the way, pinahiram pala ko na Rica ng payong. So sa guest house, marami silang payong na pinapahiram sa mga guests. Sabi tayo kasi daanan din pala. Ito yung nilalakad natin, guys. Oh. Yung kanto na yun, pagkanan mo, Myeongdong na agad. Although maulan nga lang, but I don't mind. Mahalaga ay nandito tayo, guys, sa Seoul. Umulan umaraw. Walang makakapigil sa atin. O, diba, guys? Yung itsura, very Seoul. Oh my God, I'm so happy to be here. Okay, so Gana Optical. Parang gusto kong magpagawa ng salamin ulit, ha? Remembrance. Ano, ang sarap naman ng mga meat na to, oh. Diretso pa tayo, guys. Diba, ang ganda ng area natin. Yun na yung Daiso na malaki, oh, isang buong building. Lakad-lakad lang tayo. Ah, may Tim Ho Wan din pala dito. Kaya hindi tayo kakain dyan, guys. Ang kakainan natin ay Korean restaurant because we're in Seoul. Oh, Korea Mart. Tignan nyo, guys, doon may Nature Republic na malaki. Kakanan tayo dito. Kasi dito yung na-search ko na kainan. Mga hat. 9,900 won. The same. Oh. Wow, ABC Mart. Kapagodon na ba tayo? Hello. Buy one, get one. Thank you. Later. May nag-a-alok, guys, buy one, take one daw face mask. Oh, ayan, ABC Mart, oh. ABC Mart. Lang cute naman dito, guys. Nature Republic ulit. Tony Moly. Ano ba magandang bilhin na skincare? Suggest na kayo, guys. Char! By the time na ma-upload natin to, baka pa-uwi na tayo, you know? Pero ang daming skincare, grabe. Skincare is life. Ito mga bags. Foot locker, guys. Para sa mga sneakerheads dyan. Diba? Paulan lang, pero onsaya pa din yung vibe, diba? Walang makakapigil sa atin. This is where we will eat, guys. Myeongdong Gyoja. Yan, we're gonna eat kalguksu. Pasok tayo. Yan tayo. Michelin pala sila, ayun o. Since 1966, yung area natin dyan sa dun. Yan, ito yung menu, guys. May English kaya? Ah, wala. Okay. One. Shop noodles, 10,000 won. Order ako, guys. Pay now pala.
Babayaran pala agad. 10,000. Thank you. Ito yung restaurant, guys. So kapag mag-isa ka lang, isi-share ka sa pang table. Ganun. Parang share-share. Kaya lang natin order natin. Ito na yung food natin, guys. Kalguksu. Tapos may kimchi. Tapos kukuha dito ng chopsticks. Let's try it. Try muna natin yung broth. Wow, sarap. Yung broth niya, medyo malagkit siya, guys. Tapos lasang pork broth. Perfect na perfect para sa maulan na panahon. Let's try the noodles. Gusto ko yung consistency ng noodles kasi medyo malagkit din naman ang bun. Guys, gusto ko yung noodles niya kasi ang lambot. Try natin yung kimchi. Kaya lang kumakatikim ng kimchi from Seoul. Wow! Ang sarap, guys. Lasang fresh na fresh. And maanghang pala talaga yung kimchi nila. As in, may sabit sa lalamunan. Meron ding parang dumpling. Ang sarap. Yung kimchi parang masyadong maanghang for me. Pero baka ganito lang talaga dito, no? Grabe, ang hang ng kimchi, guys, kumuguhi. Pero alam mo yung nakaka-addict siya. Kasi lasang fresh na fresh. Pero maanghang. Pero parang you'll want something more. Parang ganun. Sarap siya. Lapit ko na maubos, guys. Ang sarap ko. Grabe. Yung kimchi super anghang pero super sarap. Okay guys, tapos na tayo kumain. Alam nyo, ang sarap. Yan yung kinain natin. Ito. Kalguksu. So, malambot na malambot na noodles siya. Tapos, parang may shredded pork. Tapos, parang may xiaolongbao. Ganon. And then, may mga gulay. Tapos, sarap yung broth. Panalo, guys. Tapos, nakakatuwa sa taas kasi yung mga kumakain, mga locals, mga Koreano talaga, guys. Alam niyo yung feeling ko na parang ako nasa K-drama setting, gano'n. Kasi lahat sila nagsasalita ng Korean, tapos iba kumakain. Basta iba yung feeling, parang kung kasama sa isang K-drama, gano'n. Nakakatawa yung feeling, no? Gano'n, guys. Kaya, ang saya. Saya na experience. Maybe because kakapanood ko ng K-drama to. Kaya, parang feeling ko tuloy. Bawal puntahan ko ay part ako ng isang K-drama setting. Gano'n. Ngayon, mag-dinner tayo. Tapos, balik na muna tayo sa hotel. Mahaba na yata tong vlog na to, guys. Kasi, ito yung papunta natin. Yung Let's Go to Seoul, South Korea. Pero, tingnan natin. Yung iba naman sa inyo, gusto naman ng mahabang vlog, di ba? So, sige, habaan natin. Tingin na tayo dito sa ABC Mart. Tingnan natin yung binili nating sapatos doon sa Japan kung magkano dito. Ito. Ay, hindi. Hindi ganito yung tela nung ano natin. Pero ganito siya, 327. 99,000 won siya dito, guys. Ito yung mga available colors nila. Yan o. Magkano ba yung 99,000 won? Around 3,960. Ah, mura din ha? Kasi parang pagkabili ko ay ano guys eh, nasa 3,6 yata. Mura din pala ang mga sapatos dito sa South Korea, no? Tingin pa ba tayo iba? Yan guys, yung mga Adidas. Oh. Sige, labas na tayo. Gift Korea, big sale. Ano to? Mga pouches. Yan o. Parang lumakas yung ulan ha. Anyway, pabalik naman na tayo. Ah, mag-alas dos na dito. Mag-alauna sa atin. H-Buff.
Ayan o. Ayan o, dito na yung hotel natin. No, diba? Lapit lang. Sige, daan tayo ng GS25. Mega size coffee. Ay, cute o, Netflix popcorn. Kaya mabibili natin dito. Gusto nyo ba mag GS25 mukbang tayo, no? Pwede. Gawin natin yan one of these days. Dami na nilang mga nakakarton na drinks. Parang sa Japan. Oh, ito guys, yung mga Starbucks na drinks, 3,000 won. Around 120 pesos. Pagkano ba sa atin ito? Mga ganun ito din, no? Halos ka-price. May mga ice cream din sila. Parang sa Japan, no? Uy, parang ang sarap kumain ng ice cream, ah. Ito. Para siyang ice cream na may cone. Nakabalot sa cone. Sige, ito na lang. Let's try this. For our dessert. Ito, oh, nakakaakit talaga yung mga ganitong cartoon na drinks, no? Okay, ayan ang ating favorite banana. Uy, mas muna yung banana milk dito. 1-1 lang. Bili na nga tayo. I-stack natin sa ref. Total, may ref tayo dun, eh. Bili tayo ng isa. Ayan. Ito guys, 4,201. Ayan siya. Thank you. Dito ko lang siya nilagay kasi may bayad yung plastic dito, di ba? Okay, labas na tayo. Ayun lang guys, ang lakas oh. Alam nyo, may nag-a-alert sa cellphone. Parang yung NDRRMC natin na parang security alert, ganon. May nag-a-alert sa akin, hindi ko naman maintindihan kasi naka-Korean. Pero parang ano siya, rainfall alert. Kulay yellow ba yun or kulay orange, ganon. Alam, ang daming kumakain guys, okay, barbecue. Magaganyan tayo one of these days. Siyempre, di ba, meat. We love meat. Kung gusto natin ang yakiniku sa Japan, syempre gusto natin ang Korean barbecue sa Korea. Ano bang tawag sa ano? Samgyupsal. Samgyupsal kasi yata is pork, ganun. I'm not sure. Ayan na, Daiso. Guys, maulan. Ayan na ang Namsan Tower. Kita pala dito. Wow. Ang lapit natin, di ba? O, ayan lang yung hotel natin. Saya. Kahit na maulan, guys. I'm so happy to be here. Balik naman na tayo sa hotel. Tapos guys, alam nyo, naka-chinelas lang ako, di ba? Chinelas gaming lang tayo dito sa Seoul. Kasi naman, lakas ang ulan, mababasa yung shoes natin, di ba? Tingnan natin susi natin, guys. Ito pala yung mga libreng kape. Ayan, water. Sikat tong kape natin dito, no? Maxim. Bill tayo niyan. So, ito yung reception. Di ba? Ang cozy. Thank you. At may mga nag-iiwan ng ano, sulat. And we're back sa ating hotel room, guys. It's currently 1:50 ng tanghali ngayon dito and 12:50 dyan sa Manila. So, i-end ko na itong vlog na to, guys. Napakita ko naman sa inyo how to get from Incheon Airport papunta sa Seoul Station tapos hanggang dito sa Myeongdong. And I am just so happy to be here. Ang saya-saya ko talaga, guys, kasi ang tagal ko nang gustong pumunta ng South Korea. And finally, nandito na tayo. Abangan nyo pa yung mga susunod na South Korea vlogs natin, guys. Maulan nga lang, pero okay lang yan. Masaya naman ang mahalaga na dito tayo sa Seoul. So bago ko i-edit tong vlog na to, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankisho on Facebook, at JM Bankisho on Instagram, and at JM.Bankisho on TikTok. Kung nagustuhan nyo tong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next South Korea vlog. Bye! Oh,